Hello po mga katropa, welcome sa Chef Indian Kitchen. For today's episode, meron po kong inihandag isang special na recipe para sa inyo. This is considered as pulutan, pero masarap din ito pang ulam. So gagawa po tayo ng special yellowfin tuna kilawin with salted egg and salted peanut. So kung interesado ka na matutunan yung ganitong recipe mga katropa, please keep on watching. Hello mga katropa, welcome sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng yellowfin tuna kilawin with salted egg and salted peanut. So ito po ay very special recipe na gusto ko pong i-share sa inyo. Ito pong ating mga ingredients, this is about 1.5 kg na yellowfin tuna. Make it sure po na fresh ang inyong isda para masarap pong inyong kilawin. Gagamitin po tayo ng vinegar. 6 pieces na kalamansi or 1 lemon juice. Gagamitin po tayo ng 2 medium size na red onion or white onion. It's up to you po mga katropa kung ano pong available sa inyong kitchen. Gagamitin po tayo na about 2 tablespoon na minced ginger or luya. And gagamitin po tayo ng salted egg. This is an optional ingredients but itry nyo po ito mga katropa dahil sobrang sarap po. At gagamitin po tayo ng peanut. So, ang ginamit ko po dito is happy na tagpipiso. Ito po yung aking dinikdik lang para maging malinamnam po ang ating kilawin. At gagamitin po tayo ng 2 small chili hat. Yan po yung optional. Kung gusto nyo po na hindi maanghang, you can eliminate or tanggalin nyo na po yan sa ating mga ingredients. At huwag na po kayo maglagay ng sili. So, ang lahat po ng ingredients dito ilagay ko po sa description below sa ilalim. So first, unang-una, tanggalin natin yung laman. So gagawa muna tayo ng slip dito sa gilid. Ganito pong technique para matanggal natin ng maayos yung ating dinik na isda. So and then, mag-slip din tayo dito sa kabila. Kita nyo po ba? And then, dito po kailangan, pag nag-slip po kayo dito, kailangan sagad po yan hanggang sa gitna, okay, para hindi po siya masayang. And then dandahan po nating hiwain. So kailangan din na matalas po ang inyong kutsilyo. At again, please be careful. See, mamula-mula pa po yung ating isda. So let's repeat lang po ang procedure na una nating ginawa kanina. So, natanggal na natin yung isang side. So, yung isang side na naman yung ating gagawin. So, same procedure lang po. Yan. Iwain din natin. So, again, kailangan nasagad nyo po hanggang sa loob. Hanggang po, mayroon po siya sa gitna na parang tinik. Doon nyo po hanggang sagad po doon. Okay? And then, iwain na po natin ulit lang katulad ng ginawa natin kanina. So, here you are. Again, kailangan malinis po inyong kamay, ha? Malinis po yung aking kamay, mga katropa. Kaya hindi na po tayo gumamit ng gloves. Kasi mahirap din po kung makikilos dito pag may gloves, okay? So, gaya na sinabi ko, ito, tanggalin natin. Sayang din po kasi yan, yan. Mga laman din po yan. So, ito po. Kailangan ito, dito bandang sa tiyan, ay tapesin natin kasi sometimes, pag hindi ho tayo ang naghiwa nito, sometimes yung mga naghihiwa ng isda natin ay minsan ay nababasag nila yung apdo. So katulad nyan, yan po yung kulay red na yan ay indication po yan na nabasag nila yung apdo during po na naglinis sila. Kasi hindi naman po ako naglinis yan. Ang binili ko po kasi ito ay hiwa na. So ang gagawin natin para make sure na hindi papait yung ating kilawin ay pwede nating tapyasin yan, yan ganyan. Tapyasin natin. Pag naghiwa tayo nito ng ating isda, kung inyo napapansin,
Sa bandang gitna ay mayroon siyang parang pula. Iba po yung kulay niya compare po dito sa kabila. Sa makabilang gilid po ay medyo pink. Medyo pinkish po siya. Pero ito sa gitna ay parang kulay pula na po siya. So, dyan po sa part na to, dito po ang maraming tinik. At the same time, yan din po ang dugo. Dyan din po namumuo yung dugo. So, ang gagawin natin, hiwain po na natin dito sa gilid. Yan. And then, slide po natin yung kutsilyo papunta sa kaliwa or sa kanan. Ayan ho, natanggal na po natin sa kanyang balat. So, importante po again na matalas po yung inyong kutsilyo. Same principle lang din po, kung ayaw nyo pong gawing kilawin yung inyong isda as long na fresh, ay same procedure lang din po ang inyong gagawin kung gusto nyo po siyang gawing sashimi. But kung gagawin nyo po itong sashimi, make it sure po after nyo po na mahiwa, ay ilagay nyo po sa ref or i-process nyo po muna para mamatay po ang mga mikrobyo. So katulad po nyan, ito po ay medyo malansa. Kaya tinatanggal po natin yan. Kaya hinihiwa po natin sa gitna, tulad na aking ginagawa ngayon. And then same procedure lang po, slide po natin palabas yung ating kutsilyo. See? Ayan o, natanggal na po natin yung kabilang side ng isda. So ito po yung bandang gitna, ipapakita ko po sa inyo. Yan po yung part na yan ay medyo malansa. Kaya hindi na po natin yan isasama. Pero pwede po natin to gamitin or gamitin natin sinabawang isda. Lagyan natin ng gulay. Pati itong natira nating tinik ng isda para wala pong sayang. Kasi mahal naman po talaga ngayon yung mga bilihin. So kailangan wala pong masasayang. So again, repeat lang po natin yung procedure ng ginawa natin kanina. As I said before kanina na ito pong part na yan, yung discoloration na yan ay indication po yan na nabasag po yung kanyang abdo. So, kailangan po tanggalin natin yan, okay? So, ito na po yung ating nahiwang tuna. So, again, ito po, pwede natin tapyasin ito. Tanggalin po natin to, yung mga natirang discoloration na yan. Itatanggalin po natin yan later on. Kasi hindi na po natin isasama yan sa ating kilawin. So, gaya na sabi ko, kung gusto nyo pong gawing sashimi ito, ay ang gagawin nyo po dito is after nyo po na matanggal itong mga kulay red na yan, after po nyo na matanggal yan, ay ibabalutin nyo lang po ito ng plastic. Yung mayroon pong plastic wrap, pwede nyo po siyang balutin and then ilagay nyo po sa freezer para, ang purpose po nun kasi para matanggal po at mamatay yung mikrobyo bago natin hiwain ng manipis. At pangalawa, kailangan din po natin ilagay ito sa freezer kasi kailangan natin to pag nagsashimi tayo ay bahagyang matigas po yung ating isda para mahiwa po natin ng maganda. So in this case, dahil gagawa po tayo ng kilawin, hindi na po natin ito ilalagay sa freezer. So sa paghiwa ho, nasa sa inyo po yan kung gaano po kalalaki ang gusto nyong gawing kilawin. So sa akin, ihiwain ko lang po ito ng mga ganito kalalaki. Thumb size lang po ang laki niya. So mga katropa, ito na po yung ating tuna na ating hinahiwa kanina. So ang next step po na gagawin natin, lalagyan po natin ng suka. So ang purpose po dito, ba't naglagay tayo ng suka? I-level lang po natin sa ating isda. Ang purpose po niyan ay para po yan po ang gawin natin panghugas para matanggal po yung lansa. At the same time po, yan na rin po yung magluluto sa kanya para maluto po yung laman ng isda. So, gaya ng sinabi ko, kailangan po mas maganda gumamit po kayo ng mga quality na isda katulad po ng tuna o di kaya ng tangigue na isda pag nagkikilaw po kayo kasi ang tangigi po at saka tuna, habang tumatagal po sila sa suka, ay nagiging firm po ang laman. Di katulad po ng ibang mga isda na ating kinikilaw o niluluto natin sa suka,
habang tumatagal po yun sa suka ay nadudurog siya. So nag-iiba po ang quality ng isda. Unlike po dito sa tuna at tangigue na lalo po siyang nag-firm habang tumatagal po siya sa suka. So ibabad lang po natin ito about mga 5 to 10 minutes. So habang naghihintay tayo na maluto siya ay hihiwa po tayo. I-prepare na po natin yung ating mga ibang mga ingredients, okay? So here you guys, ito na po yung ating binabad na tuna. So about 10 minutes ko po itong binabad. So tingnan nyo po, nag-iba na po yung kanyang kulay. Kung napapansin nyo, kanina po siya medyo pinkish na medyo mamula-mula. Ngayon po ay medyo pumuti na po yung karne. Yan po isang indication na naluto na po yung ating tuna. So next step po na gagawin natin ay tatanggalin po natin yung kanyang excess na suka. So, i-drain po natin. Yan. Kaya ko po ito din-drain para pag pinigaan po natin mamaya ay konti na lang po yung matatanggal natin na liquid. Again, kailangan po malinis pong inyong kamay bago po kayo magpiga para hindi naman po makontaminate yung ating pagkain. Okay? So, again, practice lang po palagi na malinis po ang ating kamay. So again, ito po, pinakita ko sa inyo. Pipigayan na po natin. Pakita ko po sa inyo. Yan po kagandahan pag na-drain na po natin, natanggalan po natin ng excess na, dahil kunti na lang po yung matatanggal natin. So ayan po. Kasi po, kailangan po pigaan natin to para matanggal po yung lansa. Yan po kasi yung bumubula na yan. Kung nakikita nyo, yan po yung malansa. Kaya very kailangan po, may technique po kayo kung paano makapagluto tayo ng kilawin na hindi malansa, okay? Yan po, nakikita nyo, yung bumubula po niya na lumalabas tuwing aking pinipiga yung isda, yan po isang, yan po yung nagpapalansa, okay? So, mas maganda, mag-apply po kayo ng force para napigyan nyo po na maganda yung inyong isda. So, ito po ay applicable sa lahat po ng klase ng isda. Gaya ng sabi ko, pwede rin po kayong gumamit ng ibang isda, tangigi man, o kahit anong klaseng isda, basta puti po yung kanyang laman. Huwag lang po kayo gumamit ng mga malalansang isda. So, ngayon po, napigyan na po natin yung ating isda. So, ang next na gagawin po natin ay pagsamasamahin na po natin yung lahat ng sangkap. So, ganun na po kadali. Unang-una, kung nakita nyo po kanina yung ang ating mga ingredients, sasabihin ko po ulit para hindi po kayo marito. Unang-una, this is about 3 tablespoon na kalamansi. Pwede na po kayo, kung gusto nyo po maraming kalamansi, ay pwede na po kayo hindi kayo gumamit ng suka. Kasi may suka na po yan at actually luto na po yan. Pero mas maganda sa akin po, naglalagay pa ako ng kalamansi at naglalagay din po ako ng suka. So sa pagtatantya, kayo na lang po yung magtantya niyan kasi wala naman po problema kung medyo marami pong pagkakalagay nyo ng kalamansi o ng suka. Okay? But siguro ito, estimate ko, siguro ito nasa half kilo. Ipagpalagay natin half kilo kasi hindi ko po siya nagkilo. So ilagay po natin ng 3 tablespoon na kalamansi. At about 3 tablespoon din po na suka. Okay? And then, ilagay po natin yung 2 medium size na red onion. This is about 3 tablespoon na aluya. So again, ito po ang isa sa pinaka-importante na
ingredient sa kilawin. Kasi ito po talaga yung magtatanggal ng lansa. Ito po yung kukontra sa lansa po ng ating isda. Okay? So ilagay po natin. And then, this is about 2 teaspoons na salt. So kayo na rin po magbahala magtantya kung gusto nyo po medyo maalat. Pero dito po, konting asin na po munang ilagay natin kasi may ilalagay pa po tayong itlog na maalat mamaya. So ipapakita ko po sa inyo dito. So ilagay po natin about 2 teaspoons na asin. So again, kung gumagamit po kayo ng bichen or ng MSG, nasa sa inyo po yan. Pero sa akin, ang substitute ko dyan is sugar. So hindi po ako gumagamit ng bichen sa aking kilawin. So this is also an optional ingredients, as I said before, na kung gusto nyo po medyo maanghang, ay maglagay po kayo ng siling labuyo. This is about 3 pieces na siling labuyo. Kung gusto nyo po na medyo mild lang, pwede po kayo maglagay ng chilli na pangsigang o yung green long chilli, okay? So dito, dahil ako gusto ko po medyo spicy ng konti, so maglagay po tayo ng siling labuyo. And then, ito na pong sinasabi ko. Ito po yung itlog na maalat, the salted egg. Actually, ito po yung optional ingredients as long with ito naman po ay salted na peanut na aking dinurog. So again, yung dalawang ito is optional. So actually, ang typical na kilawin ay suka, sibuyas, luya, asin. Yan na po yung typical na kilawin. So haluin, i-mix na po natin. Look at that mga katropa. Ang sarap. So again, marami po kayong pwedeng idagdag dito. Pwede po kayong naglagay ng pipino, okay? Pag sa probinsya po, kung mayroon po kayong manggang maasim, manggang hilaw, pwede rin po kayong maglagay dito. This is salted egg, optional ingredients. Ilagay na po natin yan. Magtataka po kayo bakit naglalagay po ko ng itlog. Yan po ay magbibigay ng linamnam sa inyong kilawin. Subukan nyo po mga katropa. And then mag-comment po kayo sa ilalim kung kumusta po yung lasa compare po sa mga common na pagtimpla ng inyong kilawin. And then, again, this is also an optional ingredients. Ito po yung salted peanut na aking dinurog. Ilagay din po natin. So natatakam na ako mga katropa. So tikman natin. Actually, lutong-luto na po ito, mga katropa. Sa kulay po lang yan, luto na po siya. Nice. Kasi hindi po tayo gagamit ng bechen, maglagay po tayo about half teaspoon of sugar para ma-neutralize lang po yung alat ng ating kilawin. Ito, tikman po natin ulit. So again, pagtapos nyo po matimpla, matikman, pag medyo matamang po siya, pwede po kayo magdagdag ng konting asin, okay? At kung gusto nyo po na bitinda po kayo sa asim, pwede pa kayo magdagdag ng konting suka or konting kalamansi, okay? So mga katropa, yan lang po again. Salamat po sa inyong panonood. Sana po nag-enjoy po kayo. At sana po nagustuhan nyo po yung aking episode video sa araw na ito. So again, this is Chef Angel. Sasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi at God bless.